Hi guys, may hapon ninyong tanan o welcome na po sa akong vlog. So nga to ang topic karon is ang pagbuhi o tilapia sa atong isdaan. O si, taga na siya kayong lumot, ako na ninyong gabunuhan. O gara ang ato ang fingerlings. So ako ninyong gipalitan o mga 300 kabuok. Nasakta rin yung 300 ani. So, sa di pa ni mabuhian mo ang fingerlings, mo sa siyang i-stand pa yung mga 10 to 30 minutes para maka-adjust siya sa temperature sa tubig. So, niabot naman tayo ng time, ato na ni mabuhian. So, may magunit sa itong cellphone at ulit pasandig. So, dira. So, magbuhi ka, ayaw ihuho sa plastic. Guys, so ayaw ibubo sa plastic para maanod na siya sa temperature sa tubig. Imala niya siya sa blan ng tubig. Sandaanan na siya ng mga magawas. Ayaw siya i-force ng magawas. Plastic imala ng pasandaan. So, ng mga 300 kabuok, so expect na ito ano, sa 3 months, nag-anap po siya. So para mag kung na may plano nga magbuhat og ingon ani. Ano dira basta ani kwarta ikaw pa ba ko. Daw. Para maglumot ni ang tubig, dapat abonuhan ni nimo. Kaya yeah, sana matang-tang magilapya. Pa man ang gawas, ito sila gusto magawas kay sin. Initan pa nga landong naman ta. Okay. Pasensya naman sa camera guys kay daan ni nga cellphone. Tanan nakabuhi na ang uban niya. Ano ba naman gawas? Ano ba naman gawas na? So yung muna na siyang pasagdan. Hantun mahurot pa magbalik-balik siya sa plastic. Kaya itong plastic na yung sublan is anti-oxygen. See? Ang gawas ng uban. So in 3 months, marag mo dako-dako na siguro niya. Pwede na siya kanon. So, dapat lang taginagmay. Tis na yung kalingawan o pasaw. Nana ato guys. Nara niso dama tong plastic. Ano pa isa. Nana sa tana tana. Hindi siya makita kay gagmay pa man. Okay, pero in 1 month siguro maklaro-klaro na ni. So salamat guys. Salamat na po.